Mahigit 11,000 waitlisted beneficiaries nakatanggap na ng SAP subsidy. Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga taga-subaybay. Narito po ang panibagong update patungkol po dito sa ating second tranche ng Social Amelioration Program, USAP. Inanonsyo ng Department of Social Welfare and Development or DSWD na mula sa 5 milyong waitlisted beneficiaries, 11,383 na ang nakatanggap ng ayuda mula sa second tranche ng Social Amelioration Program, USAP. Sinabi ni DSWD Secretary Rolando Bautista sa isang press briefing noong Webes, Hulyo 2, na 64.3 million pesos na ang naipamahagi para sa mga waitlisted mula sa mga malalayong lugar sa rehiyon ng Ilocos, Central Luzon at Cordillera Administrative Region. Dagdag niya, 1.3 billion naman ang nilabas ng ahensya para sa ayuda ng mga cardholders ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Sa kabuuan, ayon kay Bautista, 6.8 billion na ang ipamahagi sa 1.4 milyong beneficiaryo ng second tranche ng SAP. Aniya, inaasahan niya na madaragdagan pa ang mga makakatanggap ng ayuda dahil uumpisahan na ng DSWD ang digital payout ngayong Biyernes, Hulyo 3. Nagsimula na ang DSWD sa distribution ng cash aid para sa mga waitlisted beneficiaries noong kalagitnaan ng Hunyo. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na idagdag sa second tranche ang 5 milyong beneficiaryong napag-iwanan noong unang tranche ng SAP. At ayon nga po sa pahayag ng DSWD noong July 2, 2020, hindi lamang ang nag-register sa relief agad ang makakatanggap ng ayuda mula sa pamamagitan ng electronic payment, kundi pati na rin po yung mga pangalang isinumite ng mga LGUs o local government unit ay makakatanggap rin ng ayuda mula sa electronic payment. At kinakailangan lamang po na mayroong mobile o cellphone number ng isang beneficiaryo para magamit sa electronic payment. At sa mga nagtatanong nga po kung paano malaman ng isang beneficiaryo na na-deposito na sa kanilang bank account or e-money services ang kanilang ayuda, ay makakatanggap nga daw po ang isang beneficiaryo ng mensahe on sa number na ibinigay nila sa aplikasyon once na i-deposit na ang kanilang ayuda sa kanilang account. At muli po doon po sa mga nagtatanong patungkol po dito sa ating second tranche ng SAP, since sinabi nga po ng DSWD na tapos na po ang registration ng second tranche ng SAP, so ibig sabihin po hindi na po pwedeng mag-register sa relief agad or mag-fill up ng application kasi po tapos na po ito. Ang gagawin nyo po is pwede po kayong pumunta sa inyong LGU para po dyan sa inyong assistance o tulong.